Kaliwat kanan ang mga sundalong ginagamot ni Brooke kasama ang mga kasamahan sa ospital na pinagmulan niya. Sila ang pinadala ng gobyerno upang manguna sa panggagamot sa mga sugatang sundalo. Dahil sa massacre na pinagmulan ng isang sindikato ngunit hindi pa rin ito magawang mahuli. Marami na rin ang mga sibilyan ang nadadamay, mga sugatan at nababawian ng buhay. Nasa pusod sila ng kagubatan kung saan sa pagtapak nila sa boundary ng gubat ay tiyak na aagos ang dugo. Hindi mabilang ni Brooke kung ilan ang pasyenteng dinadala dito upang gamutin, maski ang mga batang walang muwang ay nadadamay na. Punyeta talagang rekapto na yan. Ang dami nang nadadamay dahil sa kultong ginawa niya. Nanggigit-git na bulong ng leader ng sundalo na si Terence Hernandez. Siya ang nangunguna sa massacre na ito. Tinik sa lalamunan niya ang kasong ito, ngunit hindi rin siya basta-bastang makakasugod dahil hindi iyon ang planong ibinigay ng nasa taas. Gusto niyang pasabugin ang kampo ng kalaban dahil wala na rin pag-asang madaan sa maayos na usapan ang gulong nangyayari. Sabihin niyo sa mga tao natin na mas taas na ang seguridad ng buong paligid. Kapag may nakita kayong kakaiba, huwag niyo nang hintayin ang utos ko at pasabugin niyo. Walang puso pang utos nito kaya hindi napigilan ni Brooke ang mapangisi. Pero hindi rin niya mapigilan ang hindi maawa dahil sa pagod at puyat na dinadanas nilang lahat. Nawala lamang ang atensyon ni Brooke sa binata nang tawagin siya ng kasamahang manggagamot. Doc Giller, may isang pasyente na naputulan ng paa. Kailangan ka namin, Doc Giller, dahil mauubusan na ng dugo ang pasyente. Sigaw naman ang kaibigan niyang doktor. Ikaw munang bahala dito, Nurse John. Kailangan mo lang isaksak sa kanya mga gamot na ito at pwede na siyang dalhin sa bakanting silid upang makapagpahinga. Utos niya sa nurse na kasama. Opo, Doc. Sagot naman ng nurse at sinunod ang sinabi niya. Aligagang sinuot ni Brooke ang lab coat niya, bonnet, shoe covers at gloves at saka mabilis na pumasok sa loob ng tent na itinayo ng iba pang sundalo. Bumungad kay Brooke ang matandang lalaki na namimilipit sa sakit dahil sa tama nito sa binti. Doc, nasabugan siya ng granada kaya nadali ang mga paa niya. Sinubukan pang iligtas namin yung binti niya ngunit masyado na talagang na-damage ito. Kailangan na pong putulin ngunit ikaw lang po ang may kakayahan para dito. Sabi ng kaibigan niyang si Shaina. Ito naman ang neurosurgeon ng hospital nila at walang karapatan upang gawin ang procedure na pag-amputate ng binti. Sinuri ni Brooke ang lalaki at tama ang kaibigan. Wala nang pag-asa para maligtas pa ang binti nitong halos durog na. Ihanda ang mga kakailanganin dahil kailangan na nating putulin ito. Utos niya sa mga kasamahan na mabilis namang sumunod. Doc, magmamakaawa ako. Ayoko pong mawalan ng paa. Hagulgol ng lalaki habang nakakapit sa kanang braso ni Brooke. Walang magawa si Brooke kundi maging bingi sa pagmamakaawa ng mga pasyente. Mga panaghoy na hanggang doon na lamang. Doc! Malungkot niyang tinignan ang pasyente at umiling ng dalawang beses. I'm sorry, Tay, pero wala na akong magagawa. Masyado nang nadamage ang binti mo at hindi na siya maaaring magawan pa ng paraan. Ang buhay mo ang mahalaga sa mga oras na to. Sabi ni Brooke at sa kanan niya tinurukan ng pampatulog ang lalaki. Pero kailangan kong makalakad muli, Doc! Hindi ko na magagawa ang sinumpaan kong trabaho. Puno ng luha ang mga mata ng matandang lalaki habang sinasabi iyon. Tay, pasensya ka na po, pero mas mahalaga ang kaligtasan mo dahil may pamilyang naghihintay pa sa pagbabalik mo. Marami ka nang nagawa para sa bansa, Tay. Sapat na iyon. Isipin mo ang mga maiiwan mo sa buhay, kundi tayo gagawa ng paraan ngayon. Ani ni Brooke. Marami nang nasasayang na oras at kundi pa niya gagawin ang operasyon, baka hindi lang ang paa ng matanda ang mawawala, pati na ang buhay nito. Gawin mo ang lahat, Doc. Nakikiusap ako. Gusto kong makasama ang pamilya ko. Masakit man para kay Brooke ang naging desisyon, ngunit wala na siyang magagawa dahil hinahabol na lang din niya ang buhay nito. Hanggang sa nag-umpisa na nga ang operasyon at sinimulan niya ang pagtanggal sa nagdurugo na binti ng lalaki. Kamuntikan ng bawian ng buhay ang lalaki dahil sa kawalan ng dugo, ngunit inilaban ni Brooke ang buhay nito. Hanggang
Makalipas ang 3 oras, nailigtas niya ang lalaki at naging stable na ito. Good job, Dr. Guillier! Nakangiti pang sabi sa kanya ng mga nurse na bakas na rin ang matinding pagod. 24/7 na silang nanggagamot at walang sapat na tulog, pero kailangan nilang magtiis dahil kaunting kurap lamang ay tiyak na may mababawian ng buhay. Good job din, everyone! Nakangiting sabi niya bago hinubad ang lab coat. 1 linggo na silang narito sa bayan ng Tawi-Tawi upang gawin ang trabaho nila. Isang magaling na doktor, si Brooke Guillier. Ngunit tulad ng ibang doktor, may mga buhay siyang hindi kayang iligtas. Pagod na siya pero kailangan niyang magpakatatag para sa mga tao at sundalong kasama nila. Hanggang sa makita ni Brooke ang cellphone na panay ang ilaw. Bigla na lamang nawala ang pagod niya nang makita kung sino ang tumatawag. Hello, love? Aniya sa lalaking nasa kabilang linya. Tomorrow, nariyan ako. I hate this. Bakit kailangan mong tanggapin ang trabaho ngayon, kahit alam mong delikado? Pagalit pang sabi ng lalaking nasa kabilang linya. Maliit na ngiti ang lumabas sa labi ni Brooke. Dahil panigurado ay sasalubungin siya ng kasintahan ng sermon bukas. Love, alam mo naman ang sinumpaan kong trabaho, hindi ba? Hindi pwedeng hayaan ko silang mamatay kung may kaya naman akong gawin. Still no. Dapat hinayaan mo kong makuha ang misyon na yan para kasama mo ko. Hindi biro ang kinahaharap ng grupo ni Terence Hernandez. Bukas sa bukas, nandyan ako. Love naman, wala namang mangyayaring masama sa akin dito, remember? Doktor ako, at hindi nila ako pwedeng saktan. Pagbibigay niya ng kapayapaan sa isip ng nobyo, pero mukhang walang epekto ito. Dahil mas lalo lamang nagagalit ang lalaki. You don't understand me. Di mo alam ang halukay ng bituka ng mga sindikatong yan. Just tell Hernandez na kapag may nakita akong sugat sa katawan mo, mata lang niya ang walang latay. Pagbabanta pa nito. Love, walang kinalaman si Terence dito, okay? Dahil kusa akong pinadala ng gobyerno dito. Kahit tanungin mo pa si Knight or si Simon. Aniya pa at idinabay pa talaga ang mga kaibigan ng nobyo. What the hell? May alam ang mga tukmol na yon tungkol dito? Jill! Umanda sila sa akin bukas na bukas. Sigaw nito sa kabilang linya at dinig na dinig ni Brooke ang ugong na sinasakyan nito. Take care, please. Dahil hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa'yo. Opo, love. Please relax ka lang, ha? Walang mangyayaring masama sa'kin. Hindi... Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil biglang namatay ang cellphone niya. Napahilamos na lang sa sariling mukha si Brooke nang makitang dadbat na ang cellphone niya. Kaya kahit pagod siya, ay tumayo na siya upang mag-charge dahil tiyak na lalo lamang magagalit si Clyde, ang nobyo niya. Ngunit nagtataka siya dahil nang pumasok siya sa tent, ay wala ang mga gamit niya. Nakaramdam din siya ng kakaiba sa loob ng tent, kaya mabilis siyang naging alerto ngunit hindi niya inaasahan nang biglang may nagtakip ng panyo sa ilong niya. Hindi na nakalaban si Brooke dahil unti-unti siyang kinain ng antok. Ngunit bago pa niya naisara ang kanyang mga mata, isa lamang ang nasisiguro niya. Patay siya kay Clyde. Nagising si Brooke dahil sa malamig na tubig na bumuhos sa buong katawan niya. Napasinghap pa siya nang sumunod sa tubig ay ang malalakas na hampas ng latigo na nagpauwal sa kanya sa sakit. Mabuti naman at kanina kapagising, Doc. Akala ko ay kailangan pa kitang sunugin para lamang magising ka. Sabi ng lalaki na nakasuot ng itim na kamison at lumang pantalon. Sa katawan niya ay mga naglalakihang bala at baril. Sino ka? Bakit ako narito? Hindi mo ba alam na mas lalo mo pang pinapalaki ang kaso mo? Hindi ka ba na naaawa sa mga taong nadamay dahil sa'yo? Hasik ni Brooke pero wala lang ito sa demonyong nasa harapan niya. Doc, hindi kita dinala dito para makinig sa sermon mo. Narito ka dahil kailangan ko ang tulong mo. Kung papalpak ka sa ipagagawa ko sa'yo, ay sisiguraduhin kong isasabi ko ang ulo mo sa labas ng kampo niyo. Sabi pa nito na nagpasindak kay Brooke. Sa tingin mo ba, tutulungan ko ang isang mamamatay tao na katulad mo? Matapang pang sabi ni Brooke, kaya sa isang iglap ay mabilis siyang nasabunutan ng lalaki. Sa tingin mo ba, may karapatan ka pang tanggihan ang gusto ko? Umayos-ayos ka, Doc, dahil wala talaga ako sa mood. Ani pa nito at saka kinadkad ang babaeng doktor papasok sa loob ng silid.
Bumulaga kay Brooke ang buntis na babae na panay ang pagdurugo. Gusto kong paanakin mo ang asawa ko, Dok, ngayon ah. Sabay tulak kay Brooke palapit sa babae. Sinuri niya ang babae ngunit nanlumo siya sa nakita at wala ng sapat na oras at kailangan ng maoperahan ang babae. Marami na ring dugo ang nawala rito at sa tansya niya ay matagal nang nasa loob ng tiyan ang bata. Hindi siya pwedeng manganak ng normal dahil nauuna ang puwet ng bata. Kailangan niyong masesaryan ngayon mismo. Sigaw niya sa lalaking dumukot sa kanya. Sa kabilang banda naman ay si Clyde na banas ang mukha dahil pinatayan siya ng tawag ng nobya. Hindi na rin niya ito makontak pagkatapos nitong patayin ang tawag pero may nararamdamang kakaiba si Clyde. Bakit kailangan mo pa ako isama dito, Levina? Di mo ba alam na nasa bakasyon ako dahil kabuwanan na ng asawa ko? Reklamo ni Simon, ang isa sa mataas na ranggo sa military, ang humahawak sa District 2. Kung hindi mo sana nirekomend ang nobya ko, hindi siya mapupunta dito. Sagot ni Clyde. Bakit ako nadamay dito? Hindi mo ba alam na may misyon ako ngayon? Pwede naman si Terrence ang idamay mo dahil siya ang kasama ng babae mo. Naiiritang singit naman ni Knight ang general ng District 4. Silang apat ang malakas at makapangyarihan na general sa mga distrito nila. At si Clyde ang nangunguna sa lahat, habang ang mga kaibigan niya ang sumunod sa listahan. Mga walang awa sa katawan at walang kinatatakutan maliban na lang sa mga asawa nila o kasintahan. Shut up! Di nakakatulong ang pagtuturuan niyo! Sita ni Clyde sa dalawa at dumiretso kung nasaan si Brooke. Ngunit tulad ng hindi inaasahan ay natatnan niya si Terrence na nagwawala. Anong wala? Wala bang nababantay sa inyo ha? Hindi niyo ba alam kung paano magalit ang isang yon? Kapag nalaman ni Levina na nawawala ang babae niya, sasabog tayong lahat dito! Malakas sa sigaw ni Terrence sa mga kasamahan niya. Ngunit huli na dahil nasa likuran na niya ang dragon. What did you say? Nawawala si Brooke? Diba sabi ko sa'yo, huwag mong pababayaan si Brooke Hernandez? Bakit mo hinayaan mapahamak siya? Dumagundong ang boses ng lalaki sa buong kampo. Walang nakakaalam kung nasaan babae mo. Ang huling nakakita ay pumasok siya sa tent niya at wala na pagkatapos nun. Sigaw ni Terrence sa galit na dragon. Kapag may nangyari kay Brooke, humanda kayong lahat. Bubala ni Clyde at saka walang takot na kinasa ang baril. Naglakad patungo sa sasakyan kaya wala nang nagawa pa sina Simon at Knight kundi ang sundan ang lalaki dahil alam nilang ililigtas nito ang nobya. Sa kabilang panig naman ng gubat ay ang pawis na si Brooke dahil pinilit niyang ilabas ang bata kahit alam niyang huli na ang lahat. Namatay na ang sanggol sa loob ng tiyan ng babae at hindi niya alam paano sasabihin sa lalaki ito. Isang oras ka na, Dok, pero hindi mo pa rin nagagawang ilabas ang bata. Kapag may nangyaring masama sa anak ko. Nagawang mailabas ni Brooke ang bata, pero wala na. Masyado nang matagal ang bata sa loob. Tumain na rin ito at kailangan na ng antibiotics ang ina. Masyado nang maraming nakain na bakterya ang bata. Kaya nang mailabas ito ni Brooke ay halos nangingitim na. Anong ginawa mo sa anak ko? Dumagundong ang boses ng lalaki sabay hawi kay Brooke kaya tumama siya sa mga gamit na ginamit niya sa pag-oopera sa babae. Tumama pa ang siko niya sa basag na bote kaya napangiwi siya sa sakit. Wala na akong magagawa dahil patay na ang bata simula nang dumating ako dito. Iniligtas ko lang ang asawa mo pero matagal nang patay ang bata. Matapang na sabi ni Brooke, itinutok pa ng lalaki ang hawak na baril kay Brooke at kinasa habang yakap ang sanggol sa bisig nito. Nakaramdam ng matinding awa si Brooke dahil kahit gaano kasama ang lalaki, ay naroon pa rin ang pagmamahal nito bilang isang ama. Di ba sinabi ko sa'yo na iligtas mo silang pareho? Hindi ko sinabing patayin mo ang anak ko! Wala na akong sinabing magagawa dahil matagal nang patay ang bata sa loob niya. Kung di mo ginawa ang bagay na ito, tiyak hindi mamamatay ang anak mo. Ang daming inosenteng nadamay dahil sa'yo. Kung di mo sana hinayaan ang asawa mo na manganganak na pala, hindi mamamatay ang bata. Matapang na sabi ni Brooke kahit alam niyang alangan ang buhay niya. Bago pa maputok ng lalaki ang baril nito kay Brooke, ay bigla na lamang umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng baril. Sir, nagsama-sama na ang mga general ng iba't ibang distrito. Napapalibutan nila tayo. Marami na sa mga kasamahan natin ang naitumba.
namumutlang balita ng lalaki. Kasalanan mong lahat ng ito. Hindi ko hahayaan na mamamatay ako nang hindi ka dinadamay, Dok. Nanggagalaiting sigaw nito at sinabunutan si Brooke at saka kinadkad palabas ng tent. Punyeta! Malutong na sabi ni Simon nang makita ang nobya ng kaibigan na sugatan habang nasabunot ng lalaki. Hindi pa nakontento ang lalaki at pinaluhod niya si Brooke sa lupa habang sabunot pa rin ang mahabang buhok nito. Patay na! Sigunda pa ni Knight na pinahid pa ang dugong tumalsik sa mukha nito. Subukan niyong lumapit at papatayin ko ang doktor na to. Lintik lang ang ulang ganti dahil pinatay niya ang anak ko. Malakas pang sigaw ng lalaki at walang takot na itinutok sa sintido ni Brooke ang hawak na barel. Gusto talaga mamatay ng maagang hayop. Sabi naman ni Terence at inalalayan pa ang nobya na may dalang sniper gun. Hinawakan mo ang pagmamayari ko. Sinugatan mo. Sinaktan ng babaeng hindi ko nga hinahayaan na masugatan. Hayop ka. Papatayin kita kahit sumumpa ako sa batas na hindi papatay basta-basta. Dumaan ang matinding kilabot sa katawan ni Terence, Knight at Simon sa sinabi ng kaibigan. Hindi na sila nagtaka dahil sa sobrang bilis ng pangyayari. Parang singbilis ng kidlat ang pagkalabit ni Clyde sa hawak na baril at sa isang iglap, nakaluhod na ang lalaki. May tama ng baril sa magkabilang tuhod at balikat. Come here, Brooke! Malamig pang sabi ni Clyde sa nobya at dali-daling tumakbo si Brooke sa bisig ng lalaki. Kayo nang bahala dyan, bago pa na kayo ang isunod ko. Aniya sa mga kaibigan at walang pagdadalawang isip na binuhat ang nobya at saka ito naglakad paalis sa lugar na iyon. Napaka-demonyo! Bulong ni Knight habang nakatingin sa paligid kung saan nagkalat ang mga katawan. Hindi lang demonyo, Satanas din siya, Lucifer, halimaw! Sigunda ni Simon. Hindi siya ang leader natin nang walang dahilan. Kibit-balikat naman na sabi ni Terence. Kinabukasan, nagising na lamang si Brooke na nakahiga sa malambot na kama at nagamot na ang mga sugat at pasanya. Iba na rin ang suot niyang damit marahil binihisan na rin siya ni Clyde. Mabuti naman at gumising ka na din. Drink this para magkalaman naman ang sikmura mo. Sabi ni Clyde, nakapapasok lang sa silid at may dala itong isang basong gatas. Walang suot na pangitaas kaya kitang-kita ni Brooke ang anim na pandesal ng lalaki. Anong nangyari sa mga tao sa kampo? Nailigtas ba sila? Tanong niya ngunit sa baso na ang tingin. Kailan ka kaya makikinig sa akin? Hindi mo ba alam na munti ka na mapahamak dahil sa ginawa mo? Napanguso si Brooke dahil inaasahan niya talaga na mag-aalmusal siya ng sermon. Alam ko naman na ililigtas mo ko eh. At saka, ang galing kaya ng future husband ko. Pang-uuto niya sa lalaki kaya lumambot ang mukha nito. Ito ang kahinaan ng lalaki. Ang kaunting lambing. Huwag mo akong idaan sa ganyan dahil naiinis ako. Maktol pa rin niya. Halika dito at pauulanan kita ng halik. Masayang sigaw pa ni Brooke at pinaulanan ng halik si Clyde kaya tuluyan nang nawala ang galit nito. Ngunit siya namang paglalim ng bawat halik nito. Hanggang sa hindi na namalaya ni Brooke na nagawa na niyang suklian ang bawat halik ng lalaki. Hanggang sa may nangyari sa pagitan nila na hindi naman pinagsisihan ni Brooke. Dahil ang binata ang buhay niya at hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya kapag nawala ito. Iyan ang paniniwala ni Brooke sa sarili bago mangyari ang pinaka-kinatatakutan niya. Sabihin niyo sa akin na nagbibiro lang kayo, Terence! Hindi ako iiwan ni Clyde! Hindi niya gagawin sa akin yon. Tila nababaliw na sabi ni Brooke habang kaharap ang mga kaibigan ni Clyde. Tatlong buwan ang nakakalipas nang tanggapin ni Clyde Levina, ang general ng District 1, ang misyon sa Russia. May pagdadalawang isip pa si Brooke ng araw na iyon dahil hindi siya kampante sa pag-alis ni Clyde. Nangako pa nga ito na sa pagbabalik niya ay magpapakasal na sila. Ngunit paano? Paano pa? Paano pa nila tutuparin ang pinangako nila kung wala na ang lalaki? I'm sorry. Ginagawa namin ang lahat para makita lang si Clyde. Hindi kami naniniwala na mamamatay basta-basta masamang damo na yon. Hanggat walang nakikita na katawan ng demonyo na yon, nakakasiguro kami na buhay pa siya. Sabi ni Terence sa babae, pero hindi na magawang tanggapin ang utak ni Brooke ito. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat.
Sabi naman ni Simon na may lungkot din sa mga mata. Mauna na kami dahil kailangan namin ipagpatuloy ang paghahanap. Paalam ng dalawa bago iniwan si Brooke. Naniniwala si Brooke sa mga ito. Naghintay siya sa muling pagbabalik ni Clyde, ngunit walang Clyde na dumating. Lumipas ang ilang buwan at kabuwanan na ni Brooke, ngunit wala pa rin Clyde. Brooke, kailangan mo na magpahinga. Ilang araw ka nang umiiyak. Puno ng pag-aalalang sabi ng lalaking dumamay sa kanya sa loob ng ilang buwan. Ito ay si Edmund, ang general ng District X na iniligtas niya 4 na buwan na ang nakakalipas. Edmund, hindi ko na kaya. Pakiramdam ko ay mamamatay ako kapag hindi bumalik sa akin si Clyde. Hindi niya makikita kung paano ko isilang ang anak namin. Hagulgol niya sa lalaki. Puno ng awa at sakit ang mga mata ni Edmund habang nakatingin sa dalaga. Kung maaari lang punan niya ang pangungulila ng babae ay ginawa na niya. May lihim siyang pagmamahal sa babaeng iba ang mahal. Bakit sa daming tao mawawala? Bakit si Clyde pa? Bakit hindi pa siya bumabalik sa akin? Tahan na. Makakasama yan sa baby mo. Magpahinga ka na muna at huwag mong iisipin na mag-isa ka. Nandito ako, Brooke. Nandito ako at handa kong pantayan ang pagmamahal ni Clyde sa'yo. Please, let me love you. Nasasaktang sambit ni Edmund bago pumatak ang luha sa mga mata niya. Natunga nga si Brooke dahil sa narinig sa lalaki. Hindi niya napigilan ang sarili na hawakan na magkabilang pisngi ni Edmund at halikan nito sa noo. Thank you. Mahinang bulong niya bago ito nakatulog sa bisig ni Edmund. Sa pangalawang pagkakataon, ginamit na naman ni Edmund ang gamot na pangpakalma at pampatulog upang tumahan ito sa pag-iyak. Dinisenyo pa niya ang gamot na ito upang hindi makasama sa pinagbubuntis ng dalaga. Hindi kita hahayaang masaktan dahil gagawin ko ang lahat mapalitan lang dyan sa puso mo si Levina. Aniya sa tulog na dalaga. 3 taon na ang nakakalipas simula nang mangyari ang pangyayaring sumira sa buhay ni Brooke. Ito ay ang pagkawala ng lalaking pinakamamahal niya. Ang inakala niya ay mamamatay na siya sa sobrang pangungulila, ngunit hindi siya sinukuan ni Edmund. Ipinaramdam ng binata ang tunay na pagmamahal sa kanya, hanggang hindi na malayan na naging mahalaga na si Edmund sa kanya. Nasaan ang baby ko? Baby Cyrus! Narito na si Papa! Masiglang sigaw ni Edmund pagpasok pa lang niya sa opisina ni Brooke. Babe, I miss you. Sabi pa nito nang makita si Brooke na masama ang tingin sa kanya. Hinalikan ni Edmund si Brooke sa noo at saka binigyan ng bulaklak. Ito ang isa sa nagustuhan ni Brooke sa binata. Ano na namang ginagawa mo dito, General Baltazar? Hindi ba may mission ka ngayon? Nakataas pa ang kilay ni Brooke nang sabihin na iyon. Masama ba na namimiss ko ang soon-to-be wife ko? Namimiss ka ba? Bira naman ni Brooke. Sa loob ng 3 taon, hindi naging madali kay Brooke ang makalimutan si Clyde, lalo na't kamukhang-kamukha nito ang anak nilang si Cyrus. Ngunit sabi nga nila, kailangan niyang magpakalakas at magpakatatag dahil siya lang ang kinakapitan ng anak. Sinubukan din niyang binuksan sa iba ang sarili at hindi naman siya nagsisisi dahil mahal na mahal ni Edmund ang anak niya. Alam mo, malapit na talaga akong magtampo sa'yo. Bakit ganyan ka sa akin? Palagi mo nalang pinaaandar ang pagiging mapait mo. Minsan naman ay maging leche flan ka naman sa akin. At kailan ka pa naging drama queen, General Baltazar? Mas lalong tumaas ang kilay ni Brooke. Simula nang ibigay sa akin ni Dr. Gellier ang matamis niyang oo. Kinindatan pa ni Edmund ang dalaga. Kahit kailan talaga bulero ka. O siya, nasa labas ang anak ko at ikaw na muna ang bahala dahil may operasyon ako ngayon. Sabi na lamang ni Brooke bago niya inilagay ang stethoscope. Ganun? Ang pangit talaga na magkaroon ng girlfriend na sobrang busy. Tumakas nga lang ako para makita ka eh. Maktol pa nito ngunit tinawanan lamang siya ni Brooke. Naglakad na si Brooke patungo sa ER dahil may pasyente siya ngayong araw at kailangan din niya mag-ground. Ngunit nawala ang ngiti sa labi niya nang makita si Simon Roquero, ang kaibigan ni Clyde. Pinutol kasi niya ang koneksyon sa 3 upang makamove on siya alang-alang sa anak niya noon. Brooke? Banggit pa nito sa pangalan niya.
Kahit mahirap, pinilit ni Brooke ipaskil ang pilit ng ngiti kahit unti-unting bumalik ang lahat ng alaala niya. Simon, kamusta ka na? Anong ginagawa mo sa ospital ko? May kamag-anak ka bang naka-admit dito? Aniya. Brooke, 3 taon na kaming naghahanap. Gusto sana naming ibalita sa'yo na... Simon, I told you I can't take this anymore. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na I hate hospitals? Ayoko sa ospital! Oh God! Naiinis na sigaw ng lalaking pamilyar na pamilyar kay Brooke. Ang boses na 4 taon din niyang hindi narinig. Kusang nagpatakan ang mga luha ni Brooke nang makita si Clyde na nakaupo sa wheelchair at may suwero sa kamay. Ngunit nawala ang matinding pangungulilan niya nang may babaeng lumabas sa silid na pinanggalingan nito at sinuway si Clyde. Clyde, isa! Hindi ka pa makikinig ha? Ilang beses na ito at lahat ng ospital na pinuntahan natin ay pinapalayas tayo dahil sa ugali mo! Pagalit na sabi ng babae na parang manika. Nakasuot din ito ng uniformeng pangsundalo. Manahimik ka, Claudia, please lang! Suway naman ni Clyde. Pero mahal mo naman! Duh! Biro pa ng babae at nginitian lamang ni Clyde ang dalaga na parang punyal na sumaksak sa puso ni Brooke. Paano? Nahihirapang tanong ni Brooke. Bahagya pang napasinghap si Brooke nang magtama ang mga mata niya. Umaasa siya na sasalubungin siya ng yakap ng lalaki, ngunit nasira ang pag-asang iyon. Sa harapan ni Brooke ay siniil ni Clyde ng halik ang dalagang nasa tabi nito. Akala ni Brooke ay wala nang masasakit pa, ngunit para siyang pinatay sa sinabi ni Clyde. Who is she, Simon? Tanong ni Clyde, at saka parang walang gana na tumingin kay Brooke. Brooke. Simpleng sagot ni Simon na nagpagulat kay Clyde. Sa isang iglap, mabilis na tumakbo si Clyde patungo kay Brooke at saka niya ito niyakap ng mahigpit. You're that girl na nagbigay ng lakas sa akin para kayanin ang araw na iyon. Thank you. Bulong pa nito na mas lalong nagpabuhos sa luha ni Brooke. Ang balat ng lalaki, ang natural nitong amoy at ang malambing nitong boses na kay tagal hinangad ni Brooke na marinig at maramdaman ulit. Nagtataka siyang tumingin kay Simon pero malungkot na umiling lamang ito. Nawala lang ang atensyon ni Brooke sa dalawa nang tawagin siya ni Edmund. Baby, anong nangyari? Why are you crying? Nag-aalan lang tanong pa nito. Pero nasagot din ang tanong ni Edmund na makita si Clyde sa harapan niya. Good morning, General Baltazar. Kinagagalak kitang makitang muli. Formal pang sabi ni Clyde kay Edmund. Nag-isang linyahan ang labi ni Edmund dahil hindi niya gusto ang nangyayari. Dahil ang babaeng kay tagal niyang iniingatan ay muling masasaktan. Dali-daling bumalik si Brooke sa opisina niya kasama si Edmund. Naroon pa ang anak ni Brooke na si Cyrus na naglalaro ng mga koleksyon nitong baril. Taas-baba din ang balikat ni Brooke dahil sa labis na pag-iyak. Buhay si Clyde Edmund! Buhay siya! I know. Pero hindi niya ako maalala. Hindi niya ako maalala. Sambit pa ni Brooke. Hindi siya halos mapahinto ni Edmund sa pag-iyak. Hindi maipaliwanag ni Brooke ang nararamdaman dahil pakiramdam niya ay bumalik ang lahat ng sakit na pinilit niyang nilimot. Nasasaktan siya na makita si Clyde sa piling ng ibang babae. Shhh! Relax. Breathe. Pagpapakalma ni Edmund kay Brooke. Hindi mawala sa isipan ni Brooke ang senaryo kanina kung paano tignan ni Clyde ang babae habang lamig lamang ang kanya. Ang dating tingin nito sa kanya ay sa iba na niya nakikita. Edmund! Bakit ganun? Kung di ba ako umalis o pinili na mag-move on, ako pa rin bang kasama niya, hindi ba? Ako pa sana! Paghagulgol niya sa dibdib ni Edmund. Walang magawa si Edmund kundi ang yakapin si Brooke ng sobrang higpit. Iparamdam sa babae na may makakapitan siya sa oras na lugmok na lugmok na. Ngunit hindi niya itatanggi na nasasaktan siya dahil kahit anong gawin niya, ay hindi niya mapapalitan sa puso ng babae ang totoong minamahal. Mommy, why are you crying po? Tanong ng batang si Cyrus. Nothing, baby. Malungkot lang si Mommy. Nakangiting sabi ni Edmund sa bata. I'm sorry, Edmund. I'm really sorry.
puno ng sakit na sambit ni Brooke sa binata. It's okay, baby. It's okay. Makalipas ang isang linggo, ay hindi pa rin humihinto sa pag-inom ng alak si Clyde dahil sa matinding pangungulilan niya sa babae. 3 taon na ang nakakalipas nang magising siya sa isang hospital kung saan siya dinala. Mababait ang mga taong nagligtas sa kanya at itinago siya dahil na rin sa naging mainit siya sa mata ng mga kalaban. Sumabog habang tadtad ng bala ang katawan niya nang maubos sa mga kasamahan niya. Siya lamang ang natira, ngunit tanda niya ang lahat. Akala niya ay iyon na lamang sisira sa buhay niya, ngunit mayroon pa. Dahil sa mga balang tumama sa katawan niya, nagkaroon siya ng diferensya. Hindi na siya muling magkakaanak pa. Parang gumuho ang mundo ni Clyde nang malaman iyon. Hindi na niya mabibigyan ng kumpletong pamilya si Brooke. Kaya nagpasa siya na hindi na bumalik sa babae dahil sa matinding kahihiyan. Paano kaya kung tigilan mo na yung pag-iinom mo, tapos ayusin mo ang relasyon ninyo ni Brooke? Livina, hindi mo alam ang parusa na binibigay mo sa babae mo noon. Bakit kailangan mo pang magpanggap na hindi mo siya maalala? Tapos maawa ka din kay Claudia, mahal ka ng tao. Bumalik? Paano pa ako babalik kung yung isang bagay na maibibigay ko sa kanya ay hindi ko na kaya? Hernandez, ulilang lubos si Brooke. Hindi ko na maibibigay ang kumpletong pamilya na inaasam niya. Puno ng sakit na sambit ni Clyde bago nilagok ang huling laman ng baso niya. Ganun bang paniniwala mo kay Brooke? Ganun bang pagkakakilala mo sa kanya? Sa tingin mo ba, hindi niya maiintindihan ang kondisyon mo? Clyde, mahal na mahal ka ng babaeng iyon. Sana bago mo ginawa iyon, inisip mo muna dahil paano kung may pag-asa naman talaga para magkaanak kayo. Hindi mo ba naisip na hindi lang ikaw ang nasasaktan? Pangangaral ni Terence. Si Claudia, matatanggap niya ako. Dagdag pa ni Clyde. 1 segundo lamang nang lumipad si Clyde dahil sa suntok ni Terence sa kanya. Animal ka talaga, Livina. 2 babae ang nasasaktan mo, hayop ka. Sa tingin mo ba sasaya ka kapag si Claudia ang pinili mo? Hindi, Livina. Hinding-hindi ka sasaya. Tandaan mo yan. Dinuro pa ni Terence ang lalaki habang duguan ang ilong. Anong gusto mong gawin ko? Ipilit ang hindi na pwede? Hindi mo ako maiintindihan, Hernandez. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin ang iwanan si Brooke dahil lamang sa hindi ko na siya mabigyan ng anak. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na ang pangarap naming dalawa ay hindi na mangyayari. Ayaw kong umabot kami sa punto na pagsisisihan niya dahil pinili niya ako. Kaya hahayaan mo na lang siyang mapunta sa iba? Kay General Baltazar? Iniisip mo ba yun? Sana, Livina. Sana nga hindi ka maghabol na parang tanga kay Brooke kapag napagtanto mo na siya lang ang babaeng gusto mong makasama. Baka nga huli na ang lahat kapag nangyari yun. Pagbabanta ni Terence bago iniwan ang kaibigan. Naiwang tulala si Clyde hanggang sa unti-unti siyang napasalampak sa malamig na lapag. Ipinagdikit ang magkabilang tuhod. Dito, umubob at parang batang itinago ang hagulgol at doon ibinuhos ni Clyde ang sakit na 1 taon niyang dinala. I'm sorry, love. I'm really sorry. Pangako, babawiin kita kahit anong mangyari. Sa kabilang banda naman ay si Brooke na nananatiling nakasandal sa dibdib ni Edmund. Pinagmamasdan nila ngayon ang kagandahan ng buwan habang magkayakap. Ito ang palaging ginagawa ng lalaki sa tuwing gulong-gulo na ang isip ni Brooke. Baby? Malambing pang tawag ni Edmund sa babae. Yes? Alam mo naman na I can wait na mahalin mo ko, right? Hindi ba na parang ang bilis naman ito? Hindi ko naman gustong mag-propose agad. Hindi ko lang gusto na nasasaktan ka ulit. I'm sorry. Hinging paumanhin ni Edmund sa dalaga dahil kanina lang nangyari ang hindi sinasadyang proposal niya sa babae. Hindi niya akalain na tatanggapin ito ni Brooke. Gusto kitang matutunan mahalin, Edmund. Gusto ko nang makawala sa sakit na ito dahil tama si Shaina. 3 taon na ang nakakalipas at hindi mahalaga kung ano ang nakaraan. I want to work this out, kaya tinanggap ko ang alok mo. I understand you. Pero kapag gusto mo nang bumalik kay Livina, just tell me, isasauli kita sa kanya nang walang pagdadalawang isip. Mas lalong yumakap ng mahigpit si Brooke sa lalaki. Mas lalong lumakas ang konsensyang nararamdaman niya dahil wala siyang magawa para masuklian ang pagmamahal ng binata. I'm sorry, bulong ni Brooke. Ayan ka na naman.
Alam mo naman na ikakasaya ko ang kasiyahan mo, Brooke, kahit ikakasakit ko yun. Bulong ni Edmund sa hangin, sinigurado niyang hindi naabot sa pandinig ng babae. Alam niya ang pinasok niya at alam niyang sa huli ay kakailanganin niyang magparaya. Ngunit hindi niya hahayaan na makuha ni Clyde ang babae. Pahihirapan niya muna ito hanggang sa magiging karapat-dapat ito. Tagaktak ang pawis ni Clyde habang patungo sa tent kung nasaan si Brooke kasama ang ibang doktor at nurse. Ang babae kasi ang nanguna sa pamamalakad ng panggagamot sa misyon nila ngayon. Ito ay ang rebelyon ng mga sibilyan dahil sa agawan ng lupa. Doc Gilliar, marami pa pong batang nasugatan sa may tent B. Ang mga matatanda naman ay nasa tent C habang ang ilan sa mga buntis ay nasa tent D. Hindi na namin po alam kung saan namin ilalagay ang mga may matinding kondisyon dahil parami ng parami sila. Sabi ng nurse kay Brooke. Tatlong araw na kasi ang nakakalipas ng pakiusapan ng District 1 na ang grupo ni Brooke ang manguna dahil ito lamang ang makakakaya sa tindi ng gulo. Wala na pang sapat na lugar para magpatayo pa ng panibagong tent? Ang general ng District 1, wala ba siyang plano? Tanong niya sa nurse na may halong iritasyon na dahil tila walang pakialam si Clyde sa nangyayari. Nasa kasalukuyang pakikipagbuno siya sa mga civilian, Doc. Kaya walang gusto na sumunod na magpatayo ng tent. Nasabunutan ni Brooke ang kanyang sarili dahil kulang na sila sa lugar at gamit ngunit mukhang hindi pa umaayon sa kanya ang lahat. Nasaan siya ngayon? Tanong pa niya sa nurse. Nasa border siya, Doc. Pagkasagot ng nurse agad na nagtungo roon si Brooke, hindi na iniisip ang kapahamakang naghihintay. Nang makita siya ng ibang sundalo, ay mabilis siyang hinarangan. Sa malayo, nakita ni Brooke si Clyde na hubad ang pangitaas at ginagamot ang tama ni Claudia. Doc, bawal ka dito. Delikado ngayon sa border. Harang pa sa kanya ng lalaki. Gusto kong makausap si General Levina. Ang daming sugatan at kailangan namin ng permiso niya para makapagpatayo kami ng bagong tent. Paliwanag niya sa lalaki. Doc, hindi talaga. Anong nangyayari dito? Brooke, anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba alam na delikado dito? Galit na sabi ni Clyde nang makalapit ito sa dalaga. Ang pinagtataka ni Brooke ay kung paano siya nito tawagin sa pangalan niya na para bang kilalang kilala siya. Kailangan namin ng permiso mo para magpatayo pa ng bagong tent. Wala na akong mapaglagyan sa mga pasyente ko. Aniya sa malamig na tono. Sana nag-utos ka na lang ng sundalo para sabihin sa akin, hindi ka na dapat nagpunta dito. Hindi ko rin gusto magpunta dito, ngunit wala na akong maisip na paraan. Kailangan namin ng mas malawak na lugar at kailangan mailipat na mga sibilyan sa ligtas na lugar. Masyado nang natrauma ang mga bata na narito. Aniya pa na mas lalong nagpakunot sa kilay ni Clyde. Fine. Pag-uutos ako para mailipat na sila sa ligtas na lugar. Pero bago yon, kailangan mo nang bumalik sa safety zone. Hindi na pinatapos ni Clyde ang sasabihin nang biglang may sumabog sa sobrang lakas. Kasunod ng pagsabog ay tilian at iyak ng mga bata. Itinago ni Clyde si Brooke gamit ang sariling katawan upang hindi ito matamaan sa mga matitigas na bagay na lumipad dahil sa pagsabog. Nanginginig ang mga tuhod ni Brooke sa takot habang tinitignan ang pinanggalingan niya kanina na kinakain ng apoy. Ito na sinasabi ko, kaya ayaw kitang makasama sa lintik na misyon na ito pero hindi ka nakikinig. Naalala mo ko? Bigla na lamang lumabas sa bibig ni Brooke habang nakatingin sa binata. Bakit hindi na agad ito niya napansin kung simula pa lang nang tumapak siya rito ay kakaiba na ang galaw ng lalaki? Hindi kita kailanman nalimutan. And I'm sorry. Malungkot naman na sabi ni Clyde. Niloko mo ko? Pinaniwala mo ko na hindi mo ko kilala? So sinadya mong hindi bumalik sa akin ng 3 taon? Puno ng hinanakit na tanong ni Brooke sa lalaki. Dumaan ang matinding konsensya at pagsisisi sa mga mata ni Clyde sabay iwas ng tingin. Ngayon lamang lumilinaw sa isipan ni Brooke ang nangyari. Clyde! Kailangan namin ng tulong! Nakakapasok na ang mga kalaban! Sigaw pa ni Claudia mula sa malayo sabay putok ng magkakasunod. I will explain it to you pero sa ngayon, pwede bang sumunod ka muna sa akin at pumunta ka sa ligtas na lugar? Utos ni Clyde. Niloko mo ako, Clyde. Magpapaliwanag ako mamaya, but please, alika na at dadalhin na kita sa safe zone. Pakiusap ni Clyde sa babae pero hindi nakinig si Brooke. Itinulak niya si Clyde palayo sa kanya at tumayo ito. Huwag mo akong hawakan!
Sinungaling ka? Niloko mo ko? All this time ay hindi ka naman talaga nagkaroon ng amnesia, hindi ba? Hindi mo lang gustong bumalik sa akin. Hinayaan mo kami! Sigaw ni Brooke na nagbigay ng matinding kaguluhan kay Clyde. Clyde, mag-utos ka na ng iba para dalhin ang babaeng yan sa safe zone. Kailangan ka namin dito! Muling sigaw ni Claudia kay Clyde. Muling sumabog ng sobrang lakas kaya napaluhod ang lahat sa lupa. Naging sunod-sunod na rin ang paputok ng mga sibilyan sa kanila na nakapasok na sa loob ng border. Mabilis na ikinasa ni Clyde ang baril at pinaputukan ang mga malalapit sa kanila. Naiwang nakatayo si Brooke sa gitna habang lumuluha, ngunit bago pa malapitan ni Clyde ang dalaga, ay may malaking braso ang pumulupot sa bewang nito. Let's go! Malamig na sabi ni General Baltazar at saka hinila paalis roon si Brooke. Si Clyde naman ngayon ang naiwang nakatulala habang pinagmamasdan ang dalawa hanggang sa mawala ang mga ito sa paningin niya. Dito lamang napagtanto ni Clyde na hindi nga niya kayang makita si Brooke sa piling ng iba. Nasasaktan siya nang makita kung paano ito ingatan ng ibang tao na dapat siya ang gumagawa. Clyde! Naririnig mo ba ako? Kailangan ka namin! Gumising ka nga! Sigaw pa ni Claudia sa kanya. On your position. Tatapusin na natin ang gulong to. Puno ng lamig na sabi niya bago ikinasang muli ang dalawang baril at saka walang pag-aalinlangang pinaputukan ang mga kalaban. Panay pa rin ang tulo ng luha ni Brooke dahil sa nalaman. Hindi niya akalain na magagawa ni Clyde sa kanya ito. Yakap man siya ni Edmund, ngunit hindi ito naging paraan upang pakalmahin siya dahil nagpupuyos ang damdamin ni Brooke. General Baltazar, nailipat na po namin lahat ng sibilyan sa ligtas na lugar. Nakahanda na rin po ang sasakyan ninyo ni Doktora. Salubong pa ng lalaking nakasuot ng puting uniformeng pangsundalo. Thanks, baby. Pagkuha pa sa atensyon ni Edmund sa babae. Naikuyom niya ang dalawang kamao dahil nawala lamang siya ng tatlong araw ay umiiyak na naman ang babae. Okay lang ako, Edmund. Hindi ko lang matanggap na niloko niya ako. Sumbong pa ng dalaga sa kanya. Yeah, let's go. Walang gana na sabi ni Edmund at saka isinakay si Brooke sa sasakyan at saka ito pinaandar ng mabilis. Kahit hindi aminin ni Edmund ay nasasaktan siya dahil kahit tinanggap ng babae ang proposal niya, ay hindi pa rin niya makuha ang puso nito. Sinulyapan pa niya ng tingin si Brooke at patuloy pa rin ang pag-agos ng luha ng dalaga hanggang sa makatulog ito. Itinigil niya sa tabi ng daan ang sasakyan niya at inilapit ang mukha sa dalaga. Gusto man niyang halikan ng dalaga sa mga labi nito ay hindi niya magawa. Wala siyang nagawa kundi punasan ang mga luha ni Brooke gamit ang mga kamay niyang puno ng sugat. Dahil kahit ano pala ang pagbuo niya sa dalaga ay hindi na maaari, iisang tao lamang ang makakapagpasaya dito at hindi siya. Sleep tight dahil pagising mo, hindi ka naiiyak ulit. Malungkot niyang bulong bago hinalikan ang noon ito. Isang linggo lamang ang nakakalipas nang makabalik sila sa dati at simula noon ay hindi na si Brooke ang sinama sa mga misyon. Ipinagbawal ito ni Clyde ngunit hindi na pinaalam sa babae. Clyde, pwede ba tayong mag-usap? Napansin ko lang na iniiwasan mo kasi ako sa mga nakaraang araw. Tapos palagi pa kitang nakikita na nagpupunta sa ospital ni Doc Gillier. Sabihin mo nga sa akin, anong relasyon niyo? Direktahang tanong ni Claudia nang matsyempuhan si Clyde. Hindi pa rin magaling ang sugat ng binata, ngunit pinipilit pa rin nito na pumunta sa babae. It's none of your business, Commander Owen. Bumalik ka sa trabaho mo at huwag mo akong pupuntahan. Malamig na sabi ni Clyde. Clyde, girlfriend mo ko. Hindi mo naman nakakalimutan, hindi ba? Na ako lang ang tanging tumanggap sa'yo, sa kondisyon mo. Kaya bakit mo ginagawa sa akin to? Pagmamanipula ni Claudia sa lalaki. Stop it, please. Wala akong sinabi na nobya kita at hindi ko rin nakakalimutan na tinanggap mo ko sa kabila ng kondisyon ko. Pero ayaw ko nang mahirapan, Claudia. Ayaw ko nang magpanggap na masaya pa ako dahil kahit anong gawin ko, si Brooke talagang mahal ko. Matatag na sabi niya. Hindi napigilan ni Claudia ang pagtulo ng mga luha niya dahil sa narinig sa binata. Tama, walang sila at kailanman ay hindi naging sila. 3 taon niyang pinilit na makuha ang puso ng lalaki, ngunit wala. Pag-aari pa rin ito ni Brooke Gillier, ang sikat na doktor sa bansa. Pero mahal kita eh. Kahit kaunti ba, ay hindi mo ako minahal?
may pagsusumamo man sa boses ng dalaga, ngunit hindi na tinablan si Clyde. No, I'm sorry. Natawa ng malakas si Claudia bago niya pinunasan ang mga luha sa mga mata. This is it. Ito na ang sagot na kay tagal niyang inasam na marinig kay Clyde. Ito na rin siguro ang oras para kay Claudia upang tigilan na ang kabaliwan niya sa lalaking hindi magiging kanya. I'm sorry. Sincero pang sabi ni Clyde. Ayos lang. Hindi nga siguro talaga mapipilit ang gusto ko. Hindi nga siguro madaling palitan ang babaeng nauna dyan sa puso mo. Pero bilang kaibigan mo na lang, Clyde, sana sa pagkakataong ito ay ilaban mo siya. Hindi ko man kilala si Doc Gilliar, pero sa uri, ang tingin niya sa'yo, mahal na mahal ka niya. Puno ng pait na sabi ni Claudia. Pero kung makita si Clyde na ganito kasaya, ay handa siyang tanggapin ang sakit. I know. Alam ko na mahal niya pa ako. Matatanggap niya pa ako. Puno ng pag-asa si Clyde at pinunasan ang mga luha sa pisngi. Clyde, tawag pa niya sa binata. Sorry kung naging mahina ako. Ang tagal ko na kasing inaasam na makasama siya. Kaso naunahan ako ng takot. Clyde, makinig ka sa akin. Buwiin mo ang mag-ina mo. Bulalas ni Claudia na nagpatahimik kay Clyde. Gumuhit ang matinding pagtatanong sa mga mata niya. Anong ibig mong sabihin? Nagkaanak kayo ni Dr. Gilliar, Clyde. Kaya huwag mo nang dapat pang-isipin ang nangyari sa'yo. Dahil mabait pa rin ang Diyos. Buwiin mo ang mag-ina mo, please. Tapusin niyo na ang paghihirap niyo. Lumuluhang sabi ni Clyde. Nagpatuloy sa pag-agos sa mga luha ni Clyde dahil sa narinig sa babae. Lalo siyang humagulgol ng sobrang lakas ng abutin ang puting envelope. Nang buksan niya ang envelope, sumalubong sa kanya ang larawan ng batang lalaki na nagngangalang Cyrus Levina. Sa loob ng isang buwan, sinubukan ni Clyde na lapitan si Brooke. Ngunit malakas ang mga tauhan ni General Baltazar. Kaliwat kanan ang pagbabantay ng mga tauhan nito sa babae, kaya hindi magawa ni Clyde na makalapit kay Brooke. Hanggang sa pagtanaw lamang siya mula sa malayo. Wala ba tayong ibang magagawa para malapitan ko si Brooke? Masyadong nagkalat ang mga tauhan ni Baltazar. Sabi ni Clyde pagdating niya pa lang sa kampo ni Terence kasama sina Simon, Knight at Claudia. Tahimik na nagre-review ng report si Knight habang si Simon at Claudia ay nilalaro ang panganay na anak ni Terence. Ano bang sabi ko sa'yo nun? Mahirap kalaban ng General Baltazar na yan. Siya lang naman ang general sa District X. Siya rin ang nangunguna sa foreign military. Kaya wala ka talaga magagawa kundi labanan siya gamit ang kapangyarihan. Sagot ni Knight. Paano kasi ang daming arte gagawa din pala ng paraan? Pagpaparinig naman ni Claudia sa lalaki. At saka hindi mo ba alam ang balita? Pagsisimula pa ni Simon kaya nasa kanya ang atensyon ng lahat. Ang pinakabatang general sa kanilang apat. Tinanggap ni Brooke ang proposal ni Baltazar. Kaya hindi na ako magtataka kung hindi mo na makukuha ang mag-ina mo. Gatong pa ni Simon na mas lalong nagpalaglag sa balikat ni Clyde. Yeah, nabalitaan ko rin ngayon pero hindi ko alam kung kailan ang kasal nila. Gatong pa ni Claudia kaya mas lalong sumama ang pakiramdam ni Clyde. Kung ako sa'yo, si Baltazar ang kausapin mo dahil mukhang hindi naman ibibigay si Brooke sa'yo dahil gago ka. Habol pa ni Knight. Hindi na kinaya pa ni Clyde ang mga pinagsasabi ng mga kaibigan kaya kusa na siyang umalis. Mabilis siyang sumakay sa sasakyan at binaandar ng sobrang bilis. Hindi niya mapapayagan na matuloy ang kasal ng dalawa dahil aagawin niya si Brooke kasama ang anak nila. Bumaba muna si Clyde sa nadaanan niyang park dahil gusto niya munang magmuni-muni. Ang park na ito ang pinakamalapit na park sa ospital kung nasaan si Brooke. Kahit malayo si Clyde, napansin niya ang mga tauhan ni Baltazar na nagkalat sa paligid. Dahil okupado ang kanyang isipan, ay hindi niya namalayan ang batang lalaki na tumabi sa kanya. Hello po! Pagkuha pa ng batang lalaki sa atensyon ni Clyde. Bakit po kayo sad? Here po, Papa. Sabi ni Mami ko kapag sad ako, kain ako ng Papa. Sabi pa ng batang lalaki sa maliit na boses. Natulala si Clyde dahil parang nakita niya ang kanyang sarili noong mag-aapat taong gulang pa lang siya. Garalgal ang labi. Hindi niya napigilan ang pagbulusok ng mga luha niya habang nakatingin sa anak. Oo, ang batang nasa harapan ni Clyde ay ang anak nila ni Brooke.
hindi niya inaakalang makikita niya dito ang bata. Dahil na rin sa kasabikan, hindi aniya napigilang yakapin ng sobrang higpit ang batang lalaki. Huwag po kayo iyak. Sabi pa nito at pinunasan ng mga luha ni Clyde sa pisngi. Baby! Puno ng kasabikan na tawag niya sa bata. Ngunit ang batang lalaki ay bigla na lamang nangunot ang magagandang kilay. Parang nakita ni Clyde si Brooke sa tuwing may naaalala ito. Hinawakan pa ang magkabilang pisngi niya at sinuri ang bawat parte ng mukha. Pagkatapos ay may kinapa ang batang lalaki sa bulsa. Cellphone iyon ngunit parang idinisenyo labang para sa kanya. May tiniparoon ang kanyang anak at ilang saglit pa ay lumabi ito habang nakatingin sa cellphone. Nang makita ni Clyde ang tinitignan ng anak, hindi niya mapigilan ang maging emosyonal nang makita ang larawan nila ni Brooke. Ikaw daddy ko? Sabi pa nito. Lumuluhang tumango si Clyde at hinayaan na umiyak ang anak sa bisig niya. Mas lalo siyang nakonsensya dahil kahit nawala siya ay hindi pa rin pala pinagkait ng babae ang makilala siya bilang ama nito. Maski ang apelido niya ay ito rin ang ginamit. Daddy ko po! Iyak pa nito at mas lalong kumapit sa batok ni Clyde. Ako nga anak, I'm sorry kung naging duwag si daddy. Pero ngayon, kukunin ko na kayo ng mommy mo. Bulong niya pa sa anak bago hinalikan sa uluhan. Binuhat ni Clyde ang bata at isinakay sa kanyang sasakyan. Kung hindi niya magawang malapitan si Brooke, ang babae ang papalapitin niya sa kanya upang makapag-usap sila. Kung kailangan niyang gamitin ang anak upang magkaroon ng malinaw na pag-uusap, ay gagawin niya. Pasado alas 4 nang makabalik si Brooke sa opisina galing sa 6 na oras na operasyon. Tinanggal pa niya ang puting coat at gloves, uminom ng malamig na tubig at saka naupo sa swivel chair. Sumasakit ang ulo niya sa tuwing naaalala niya ang mga tauhan ni Edmund na binabantayan siya sa malayo. Nag-away pa sila dahil dito, ngunit hindi na lang nagsalita ang dalaga upang hindi na rin lumaki ang gulo. Ngunit sa pag-iisip niya ng malalim, ay bigla niyang naalala si Cyrus. Cyrus? Anak? Tawag niya sa anak. Alam niya na iniwan niya ang anak sa opisina. Bigla na lang nakaramdam ng kaba si Brooke dahil hindi niya makita ang anak. Manong Roy, nakita niyo po ba si Cyrus? Tanong niya sa matandang sikyo. Naku ma'am, sinundo ng daddy niya kanina lamang. Sagot ng matanda. Daddy? Si Edmund po ay nagpunta kanina dito? Takang tanong niya sa matanda. Hindi ko na ho maalala ang itsura ma'am. Basta daddy niya ang nakita niya kanina. Nag-iiyakan pa nga sila at napakagandang panoorin. Tila isang pelikula kung saan sa wakas ay nakilala ng ama ang anak nito. Sabi pa nga ng matanda na mas lalong nagpakaba kay Brooke. Mabilis niyang inilabas ang cellphone at idenial ang cellphone ng anak. Sa murang edad ang bata ay binilhan niya ng emergency cellphone upang matawagan pa rin niya ito. O kung may gustong ipabili ang anak dahil sila lang naman ang magkakasama noon. Pero mas lalong kinain ng matinding pag-aalala si Brooke dahil hindi sumasagot ang bata. Pero isa lamang ang mas lalong nagpaputla sa kanya nang makatanggap ng mensahe kay Clyde. Dito gumuho ang mundo niya, kaya hindi na siya nakapag-isip pa ng tama at mabilis na sumakay sa sasakyan. Pagdating ni Brooke sa dating kondo nila ni Clyde, nakita niya agad si Clyde na umiinom ng alak. Nasaan ang anak ko, Mr. Levina? Salubong agad ni Brooke pagpasok pa lang niya sa loob ng kondo nito. Anak natin, Brooke. Pagtatama naman ni Clyde. Anak ko lang, Clyde. Anak ko lang simula nang mawala ka at hindi ka bumalik sa amin ay wala ka ng karapatan pa. Matigas na sabi ni Brooke. Magpapaliwanag naman ako, hindi ba? Pero hindi na kita malapitan dahil sa hayop na Baltazar na yan. Hiyaw ni Clyde. Huwag mong tawagin na hayop ang fiancé ko, Clyde, dahil wala kang karapatan. Brooke, hinayaan mo lang ba akong magpaliwanag sa'yo? Inalam mo ba kung anong nangyari sa akin sa loob ng 3 taon? Bakit? Sinabi mo? Sinabi mo? Marami kang pagkakataong sabihin sa akin pero sinabi mo ba? Dahil naduwag ako. Naduwag ako. Nahihiya ako sa'yo na baka hindi mo ako matanggap. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong ni Brooke dahil pakiramdam niya ay may sikreto na dapat niyang malaman. Love.
Sumabog ang sinasakyan ko ng araw na uuwi na dapat ako sa iyo. Pinaulanan pa nila kami ng bala kung nasaan ako at hindi ko naiwan iyon. Ang akala ng doktor sa Russia ay hindi ko magagawang makaligtas dahil matindi ang lahat ng tama ko. Malungkot na pagkukwento ni Clyde sa babae at dahan-dahang hinubad ang suot na puting polo. Napasinghap si Brooke nang makita ang mga peklat, lapnos at tama ng bala sa katawan ni Clyde. Bakit hindi mo sinabi? Bakit hinayaan mo na tumagal tayo sa ganito? Sa tingin mo ba mawawala ng pagmamahal ko sa'yo dahil lamang sa mga iyan? Hindi, Clyde! Puno ng hinanakit na sigaw ni Brooke sa lalaki. Hindi mo ako maintindihan, Brooke. Mahinang bulong ni Clyde na nagpatindi sa galit ng babae. Hindi talaga kita maintindihan dahil ginawa mo ang kalukohang to! Hindi mo ako ganun kamahal para isipin na hindi kita matatanggap sa mga lecheng pil... Bawag na ako, Brooke! Dumagundong ang boses ni Clyde sa apat na sulok ng sala. Natahimik din si Brooke tila pinuproseso ang narinig niya. Anong sinabi mo? Hindi na kita mabibigyan ng pamilya. Kaya minabuti ko na lamang na huwag nang bumalik. Nahihiya ako dahil wala na akong silbi. Ulila kang lubos at alam kong gusto mo ng pamilya tapos... Anak lang ay hindi ko na maibibigay pa sa'yo. Dapat sinabi mo. Para ano? Kasama kitang magdusa kasi hindi kita mabigyan ng anak? Brooke, hindi ko kayang makita ka na naghahangad pero wala akong magawa. Patawarin mo ko kung hindi ko kaagad sinabi sa'yo sa hindi ko pagbalik. Pero walang araw na hindi kita naiisip o naaalala. Inunahan ako ng takot dahil alam ko kung gaano mo ka gusto na magkaroon ng anak. Pinahid pa ni Clyde ang takas na luha sa mga mata niya. Kahit gaano kabigat ang damdamin niya ay walang nangyari. Hindi na niya makita sa mga mata ni Brooke ang dating pagmamahal nito sa kanya. Awa. Iyan ang nakikita niya sa mga mata ni Brooke habang nakatingin sa mga mata niya. Hindi ko alam, Clyde. Gusto ko lang sabihin sa iyo ang nangyari. Dahil alam kong karapatan mo pa rin iyon. Hindi pa. I'm sorry kung iniwan kita ng ganun kadali. Masaya ako na pinalaki mo ng mabuting bata, ang anak natin. At least, bago ako nawala ng saysay, nagkaroon ako ng anak. Ani pa nito. Clyde! Alam kong tinanggap mo ang alok na kasal ni Baltazar. Pakiramdam ni Clyde ay may malaking batong nakaharang sa lalamunan niya habang may mabigat na bato naman na nakadagan sa dibdib niya. Please, Brooke, huwag mong ilalayo sa akin ang anak ko. Pagsusumamo nito, kung masaya ka na kay Baltazar, hindi ko naman kayo sisirain. Pero hayaan mo sana ako makilala ang anak natin. Kahit ito na lang. Napupuno ng sakit ang mga mata ni Clyde habang nakatingin sa mga mata ni Brooke. Tumingala si Brooke dahil sa walang hinto sa pagpatak ang mga luha niya at sa isang iglap, mabilis siyang naglakad patungo kay Clyde. Siniil niya ng matamis na halik ang binata at mahigpit na yakap. Sinuklian din ito ni Clyde habang walang patda sa pagtulo ang mga luha nila. Clyde, dito ka lang! Hagulgol ni Brooke. Wala na akong pakialam kung hindi mo ako mabigyan ng anak. May anak na tayo at si Cyrus iyon. Basta, huwag ka na lang ulit mawala sa amin, please. Dito ka na lang sa akin at sa amin ang anak mo. Mahal na mahal kita at hindi iyon magbabago. Dagdag pa ni Brooke. Hagulgol na lamang ang naisagot ni Clyde sa sinambit ng dalaga. Nananatili silang magkayakap at ninanamnam ang bawat sandali dahil matapos ang ilang taon na pagkakawalay ay muli na silang nagkatagpo. Sa may bakura naman sa itaas ng puno, naroon si Claudia at Edmund. Tanga ni Claudia sa magkabilang kamay si Edmund habang may poses ito sa kamay. Kanina lamang kasi ay nakatanggap ng tawag si Claudia sa lalaki na susunod si Baltazar dahil sa bata. Hindi nga nagkakamali si Clyde dahil handa nang sumunod si Edmund kung nasaan ang mga ito. Mabuti na lamang at napigilan niya. Kitang-kita kasi nila ang nangyayari sa loob ng kondo ni Clyde dahil sa salamin na veranda sa ikatlong palapag. Tapos ay may earpiece na suot si Claudia na ibinigay niya naman sa lalaking tangan ang isa. Napabuntong hininga si Claudia nang makita ang dalawa na makapag-ayos na. Hindi pa niya napigilan ang pagpatak ng luha dahil may kaunti pang kirot sa damdamin niya. Ngunit hindi niya inaasahan
ang lalaking tanga na tahimik din na lumuluha. Nakita mo ba yan? Huwag ka nang umapila sa kanila at hayaan mo na rin maging masaya si Dr. Gilier. Wala na tayong magagawa dahil sila talaga ang nakatadhana para sa isa't isa. Sabi niya kay Edmund. Oo, handa naman ako sa magiging resulta. Pero ang sakit pa rin pala. Nasasaktang bulong ng lalaki. Dala ng awa ay kinabig niya ang ulo ni Edmund at siniil ng halik ang lalaki. Nakaawang ang labi ni Edmund dahil sa pagkakabigla sa ginawa ng mapangahas na babae. Ayan, tayo na lang para hindi naman tayo kawawa. Yung tatlong itlog kasi may mga asawa na, bali ako na lang yung wala. Hindi naman rin matutuloy yung kasal ninyo ni Dr. Gilier, di ba? Ako na lang para naman di tayo bitter. Baliw ka na. Hindi makapaniwalang sabi ni Edmund. Ang baliw na to ay magiging asawa mo. Nakangisi pang sabi ni Claudia. Hanggang sa makababa sila sa puno ay hindi pa rin matigil ang awayan nilang dalawa. Hindi nila naisip na iyon na pala ang simula ng paglalalim ng samahan nila na nagsimula lamang sa asaran. Makalipas ang 2 buwan at naging ganap na mag-asawa na rin sa wakas si Clyde at Brooke. Ngunit si Edmund naman ay hindi naging kasundo si Clyde, kaya madalas magtalo ang 2 lalo na kapag nagkakasama sa misyon. Ngunit kahit ganon ang nangyayari, hindi i-deny ni Clyde ang pasasalamat sa lalaki dahil inalagaan nito ang asawa noong mga panahong wala pa siya. Kairita talagang Claudia na yan? Babaeng yun, nakakabuisit? E di sana sinabi niya kung hindi naman pala siya makakapunta, e di hindi na lang ako sumama dito. Irritabling sabi ni Edmund habang gumagawa ng sandcastles dahil nasa private resort sila ngayon. Ito ang unang beses na nagbakasyon silang lahat ng sabay-sabay. Papa Edmund, si Mama Claudia oh! Sabi ni Cyrus, sabay duro sa babaeng nakasakay ng speedboat habang may angkas sa likuran. Napanganga si Edmund na makita ang babae na hawak ng iba. Wala pang isang segundo ay nagkasana ito ng baril at pinaulanan ng bala si Claudia. Baltazar! Nababaliw ka na ba? Bakit may dalakang baril dito? Malakas na sigaw ni Claudia habang panaiiwas pa rin sa mga bala na patungo sa direksyon niya. Ang kapal na mukha mong magloko matapos mong kunin ang apelido ko! Sigaw ni Edmund. Napailing-iling na lamang si Brooke, Clyde, Simon, Knight at Terence sa napapanood sa 2. Ang 2 ang naging sakit nila sa ulo dahil hindi rin naging biro ang pinagdadaanan ng 2. Hindi nga inakala ni Brooke na magkakatuluyan ang 2 kung halos magpatayan na ang mga ito sa tuwing magkakasama. Naniniwala na talaga ako na the more you hate, the more you love. Parang kailan lang nagpapatayan ang 2 iyan pero tignan mo, nagmamahala na ngayon, mag-asawa na. Sabi ni Terence habang bitbit ang anak. Alam niyo naman na masyadong matyaga lang yan si Claudia, kaya nagawang nakamove on ni Baltazar kay Brooke. Segundo naman ni Knight habang bitbit din ang anak. Pwede bang huwag niyo nang ipaalala yan? Di niyo alam ang pakiramdam na kinailangan kong magtiis na kasama ang tukmol na yan para lamang maging maayos siya. Sikmal naman ni Clyde. Sinuway lamang siya ni Brooke dahil kahit ano pa ang ginawa ng binata sa kanila noon ay naging mabuting kaibigan pa rin ito. Hindi lamang madali ngunit masaya si Brooke dahil sa wakas, nakita na rin ni Edmund ang tunay na pagmamahal. Ang pagmamahal na inasam niya noon sa kanya ngunit hindi niya maibigay. O siya, ako ay aalis na muna dahil nagugutom na ang anak ko at pupuntahan ko lamang ang asawa ko. Paalam ni Simon at saka nito binuhat ang mag-apat na buwan pa lang na anak. Ganoon din si Knight at Terence, nagpaalam ng mga ito na pupuntahan ang asawa. Naramdaman pa ni Brooke ang matigas na braso ni Clyde na pumulupot sa bewang niya. Hinihimas-himas pa nito ang tiyan niyang magdadalawang buwan ng busog. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Huwag mong ubusin ang chocolate sa bahay. Iniisip tuloy ng iba na buntis ka. Nakangusong sabi ni Clyde. Ginawa nila ang lahat upang muling makabuo, ngunit wala na talagang pag-asa dahil na-damage ang ugat kung saan tinanggalan ng karapatan si Clyde na makabuntis. Hindi naman iyon naging hadlang upang hindi lumalim ang pagmamahal ni Brooke sa asawa. At least naranasan mo ang pakiramdam na makahimas ng malaking tiyan. Biro pa ni Brooke. I'm sorry, hindi na talaga kita mabibigyan ng anak. Humina pa ang boses ni Clyde nang sabihin iyon. Araw-araw walang patda ang paghingi niya ng tawad dahil sa kakulangan nito bilang asawa.
Ngunit hindi rin napagod si Brooke na ipaalala sa kanya na hindi iyon hadlang upang mahalin ito. Wala eh. Pinakasalan mo ko. Kaya wala ka ng takas sa akin. Dadalhin kita kahit saan ako magpunta. Sabi pa nito kaya hindi napigilan ni Brooke ang mapangiti. Love, salamat kasi binigay mo sa akin si Cyrus. Isang malaking bagay na iyon kaya huwag na huwag mong iisipin na may kulang sa'yo. Dahil wala. Sobra ka pa sa sobra. Puno ng pagmamahal na sabi ni Brooke sa asawa. Walang dumaan na araw na hindi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil hindi kanya hinayaan na mawala sa akin. Binigyan niya rin ako ng biyaya na galing sa'yo. At si Cyrus iyon. Kaya please, please lang. Sapat na sapat ka sa akin at walang kulang, okay? I love you so much. Dagdag pa ni Brooke na nagpaluha sa asawa. Oh God, hindi ko talaga alam ang gagawin ko kapag nawala ka sa akin. Mabuti na lang talaga at itinali kita dahil kung hindi, hindi ko na alam. I love you. Sabi naman ni Clyde at saka hinalikan sa labi si Brooke. Kasabay ng paghihiwalay ng mga labi nila ay ang pagliwanag ng kalangitan. Silang lahat kasama ang pamilya, sabay-sabay silang nanonood ng nagagandahang fireworks. May mga ngiti sa labi. At higit sa lahat, pamilya na hindi matutumbasan ng kahit na anong salapi. Mga anak na daig pa ang bilyon na halaga na walang makakatumbas at higit sa lahat. Taong tinanggap sila ng buong buo, kalakip ng mga sikretong pinakakatago-tago. Ito na talaga ang Paskong masasabi kong habang buhay kong maaalala. Merry Christmas, everyone! Sigaw pa ni Simon. Sinabayan ng nakakabinging sigaw ni Knight at Terence, habang si Edmund at Claudia ay naglalampungan sa tabi. Sama-sama nilang sinalubong ang Pasko na kailanman naging mahalaga sa kanila. Wakas. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig sa Inday Series. At dahil dyan, shout out po sa lahat ng mga listeners from Iloilo City, Locsin, Castillo, Aragon, and Calfoforo family. Hello po to Miss Mylene Saira Sahid from Pakistan. Shout out din po to Helen Alvarez from Kuwait, Bong Fabella from Kuwait, Crystalline Buenafe, Melinda Martinez from Richmond, Canada, and Merlin Kawayan from Singapore.